Likas na paggamot sa bahay para sa cellulite. Cellulite. Ang cellulite ay isang kondisyon ng balat na nagbibigay ng itsura ng mga maliliit na bukol at ripples sa ilalim ng balat. Ang mga bumps ay sandhi ng mga pinagbabatayan na mga cell ng taba na lumalaki ng napakalaki at lumalawak ang mga natural na compartment ng hidla na humahawak sa balat sa pinagbabatayan na mga layer ng mga tissue. Ang cellulite ay ordinaryong taba, ngunit ang ordinaryong taba na nakakaapekto sa itsura ng balat. Ang mga hidla ng fibrous collagen tissue ay kumukonekta sa balat sa mga layer ng subcutaneous at magkakahiwalay din ang mga compartment na naglalaman ng mga cells. Kapag ang mga cells ay tumaas sa laki, ang mga compartment na ito ay umbok at gumawa ng isang rippled na itsura ng balat. Ang mga kababaihan ay may posibilidad na magkaroon ng cellulite ng mas madalas kaysa sa mga lalaki dahil mayroon silang isang patayong pattern ng collagen sa pinagbabatayan na layer na humahawak sa mga cell ng taba, at kapag ang mga cells ay nagiging napakalaki, bumuluwak sila sa mga silid at lumilitaw bilang cellulite. Sa mga kalalakihan, ang pattern ng collagen ay mas magaan, sa isang diagonal na pattern, at mayroon silang mas makapal na balat, kaya't hindi gaanong nakasisilaw sa mga individual na mga cell cut. Ang isa pang kadahilanan sa cellulite ay ang mataas na antas ng estrogen, dahil ang hormone na ito ay may direktang epekto sa paghawak ng kapasidad ng mga cell ng taba sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga alpha adrenal receptors, ang mga pintuan ng kemikal na nagsasabi sa iyong mga fat cells na hawakan ang kanilang mga nilalaman. Ang mahinang dieta, masamang sirkulasyon, at mahinang sirkulasyon ng lymphatic ay maaaring magbigay ng lahat sa itsura ng cellulite. Pagpapatayin ng skin sa cellulite. Mayroong maraming mga dagdag na hakbang na maaari mong gawin para sa paggamot ng cellulite. Isaalang-alang ang inyong regimen sa pangangalaga ng balat, at maayos ang tono nito upang matugunan ang mga pangangailangan ng balat na may pagkahilig na mapuno ng mga likido, mag-imbak ng taba at hindi maganda ang sirkulasyon. Nutrisyon, kahit na ang cellulite ay isang kondisyon ng balat, mahigpit na ito ay nakatali sa pag-iimbak ng labis na taba. Kung ikaw ay labis na timbang, dapat mong tiyak na baguhin ang iyong dieta. Ang nutrisyon ng enzyme bromelain ay maaaring mapabuti ang pangkalahatang sirkulasyon sa iyong balat at adipose tissue sa pamamagitan ng pag-alis ng buildup ng fibrin sa mga dinding ng mga daluyan ng dugo. Ang pagpapagamot ng cellulite ay nangangailangan ng isang two-pronged approach. Ang isa ay ang pag-urong ng mga cells ng kanilang sarili. Ang pangalawa ay ang pagbabagong buhay ng collagen at pagpapalakas ng balat sa labas ng namamaga na mga cell ng taba. Paglilinis, kapag naglilinis ng inyong balat, gamitin ang inyong tela ng hugasan o lupa upang mamasas ang lugar kung saan nangyayari ang cellulite. Sa una, gumamit ng isang pabilog na paggalaw at pagkatapos ay isang brushing motion pataas patungo sa mga bituka. Mapapabuti nito ang sirkulasyon at edema, at makakatulong na alisin ang mga lason at metabolic na mga basura sa mga tissue at interstitial space sa paligid ng mga cell ng collagen at fat. Iba pang paggamot. Pagputol ng balat sa balat, alamin na matuyo ang brush ng iyong balat ng hindi bababa sa 2 beses araw-araw sa pagtaas at bago matulog. Nagbibigay ang brush ng balat ng maraming benepisyo sa paggamot ng cellulite.
Una sa lahat, ehersisyo, ito para sa balat mo, at pinapalakas ang pinagbabatayan na dermis at pattern ng collagen sa layer ng subcutaneous. Pinasisigla ang paglaki at pagkumpuni ng mga tisyo sa pamamagitan ng pagtaas ng daloy ng dugo sa lugar. Tumutulong din ito sa pag-alis ng mga lason at metabolic waste sa labas ng interstitial fluid na pumapaligid sa mga tissue para sa pagtatapon. Ang dry brushing ay mabuti para sa iyo sa buong balat, ngunit kung nagdurusa ka mula sa spider o varicose veins, brushing ang mga lugar na ito ng maraming beses araw-araw. Una sa isang pabilog na paggalaw at pagkatapos ay paitaas patungo sa kolon, ay maaaring mapabuti ang hitsura ng cellulite. Mga hormone, ang cellulite ay madalas na nauugnay sa paggamit ng HRT at table task ng control. Ang mataas na antas ng estrogen mula sa mga gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng isang pagtaas sa kakayahang mataba ang mga tisyo na mag-imbak ng mga taba at maging sanhi ng pag-umbok, itulak ang balat at maging sanhi ng cellulite. Kung gumagamit ka ng mga tabletang pang-control ng kapanganakan para sa pagtitigil sa pagbubuntis, maaaring hilingin mong tanungin ang iyong doktor para sa isang formula na mas mababang estrogen na dosis o isang dehormonal form tulad ng isang IUD. Kung ikaw ay nasa HRT, maaaring gusto mong isaalang-alang ang paglipat sa isang mas mababang dosis, pagdaragdag ng progesterone cream, o paggamit ng isang mas mahina na formula, tulad ng isang estrone cream. Mga gawi, lumabas sa ugali ng pagtawid sa iyong mga binti, tuhod at ankles. Binabawasan ito ang sirkulasyon at pinatataas ang pamamaga. Subukang panatiling regular na gumagalaw, hindi nakaupo o nakatayo ng mahabang panahon. Ehersisyo, kinakailangan ang regular na ehersisyo para sa pagpapabuti ng cellulite. Hindi lamang ito nakakatulong na mabawasan ang hitsura ng cellulite sa pamamagitan ng pagsunog ng mga fatty acid na nagdudulot ng cellulite. Nagpapabuti rin ito ng sirkulasyon at nakakatulong upang alisin ang mga basurang puno ng lason sa balat. Kumuha ng isang paglalakad na programa, o snikang sa isang hanay ng mga pagsasanay sa banyo sa panahon ng pahinga. Mga balot sa katawan, ang mga balot sa katawan, parehong profesional at lutong bahay ay maaaring mapabuti ang hitsura ng cellulite. Ang mga balot ng katawan ay gumagamit ng isang kombinasyon ng mga mineral at halaman na nagpapasigla sa mga cell ng taba upang palabasin ang kanilang mga nilalaman, sinisipsip nila ang mga lason mula sa balat at binawasan ang pamamaga. Sa pangkalahatan ay makikita mo ang mga pampasigla na damo tulad ng kelp o algae na nagpapasigla sa proseso ng pagkasunog ng taba sa mga sel. Makakakita ka ng mga clone ng cosmetico na aalisin ang mga toxin at basura mula sa mga pores at horsetail at chestnut ng kabayo na binabawasan ang edema, pamamaga, at nagbibigay ng mineral para sa pagpapalakas ng balat. Ang mga formula na ito ay inilalapat sa balat sa paggamit ng mga wraps compression. Para sa mga recipe para sa paggawa ng mga pambalot sa bahay, pumunta sa website ng Botanical Beauty Lab. Masahe, lalo na ang uri na nagpapabuti sa daloy ng lymph, ay napakahusay para sa pagbabawas ng hitsura ng cellulite. Pinapabuti nito ang pag-alis ng metabolic wastes at toxins mula sa mga interstitial na tissue sa paligid ng mga tissue ng adipose, at binibigyan ang balat ng isang mas maayos na hitsura.
Maraming mga profesional ang nag-aalok ng massage para sa cellulite, kabilang ang lymphatic massage at endermology. Ngunit kung wala ito sa iyong budget, maaaring gusto mong subukan ng isang aparato sa home massage. Marami ang magagamit, mula sa isang simpleng tool na ikot ng prangko sa isang pinalakas na masa na nagbibigay ng init, masahe at pagsiksik na katulad ng mga makina ng endermology. Mga supply para sa cellulite reduction. Alfalfa. Si alfalfa ay isang natural na diuretic na tumutulong na balansehin ang mga interstitial fluid sa katawan at mabawasan ang edema at pamamaga. Ito rin ay isang phytoprogesterone na tumutulong na balansehin ang labis na estrogen na maaaring magpagawa ng cellulite. Ang langis ng borage. Ang langis ng borage ay naglalaman ng mataas na halaga ng gamma-linoleic acid, na isang mahalagang fatty acid sa pagpapalakas ng mga pader ng cell. Bromelain. Ang bromelain ay isang natural na nagaganap na enzyme sa mga likas na pagkain na tumutulong sa pantunaw ng mga protina. Ang pagkonsumo ng mga bromelain na pantulong sa pag-alis ng fibrin buildup sa pinong mga daluyan ng dugo. Nagpapabuti ito at nagdaragdag ng sirkulasyon sa balat, at mga pantulong sa pag-aayos at pagbabagong buhay. Horsetail. Ang herbs ng kabayo ng chestnut ay naglalaman ng mataas na antas ng silica ng mineral, na ginagamit sa pag-aayos at pagpapanatili ng mga sel ng balat. Ang cider vinegar ay naglalaman ng isang hanay ng mga mahahalagang enzymes at pantulong sa pagbabalanse ng sa katawan. Ito rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng pag-asa, na kinakailangan para sa balanse ng likido sa katawan. Ang coconut oil ay naglalaman ng medium-chain triglycerides na madaling hinihigop at ginagamit ng katawan para sa gasolina. Mayroon itong kakayahang pasiglahin ang thyroid gland na nagpapataas ng temperatura ng katawan at metabolismo at kilala para sa pagpapabuti ng pagkasunog ng labis na taba. Ang ginkgo biloba ay isang natural na payat ng dugo na nagdaragdag ng microcirculation sa mga selula ng balat at taba. Ang goto polo ay isang likas na mapagkukunan ng caffeine. Sinasisigla ng caffeine ang mga beta-adrenoreceptors sa ibabaw ng mga selula ng taba upang palabasin ang kanilang mga tindahan ng mga fatty acid na tumutulong sa pagsunog ng labis na taba. Green tea. Ang green tea ay isang banayad na pasiglahin na naglalaman ng caffeine pati na rin ang makapangyarihang mga antioxidant na tumutulong sa tamang pagtitiklop at pagkumpuni ng mga selula ng balat. MSM ay isang mahalagang mineral na kinakailangan para sa pag-aayos ng cell ng balat. Mga trabaho ng pag-aaral para sa cellulite. Ang aloe vera ay naglalaman ng alatoin na mga sulat at nagpapagaling sa balat. Ipinakita ito sa klinikal upang madagdagan ang microcirculation ng balat at upang mapabilis ang pagpapagaling ng mga tisyo ng balat. Ang bentonite clay ay isang likas na mineral na luad na kilala sa kakayahang sumiksip ng mga impurities at toxins mula sa balat sa pamamagitan ng mga pores. Ang mga bisagra, ginkgo biloba, kelp at green tea ay gumagana din sa labas at maaaring idagdag sa mga lotion o cream para sa masahe sa mga lugar na may problema. Inirerekomenda ng maraming eksperto ang paggamit ng mga bakura ng kape bilang isang scrub para sa mga lugar na madaling kapitan ng cellulite. Ang mga bakuran ay gumagana bilang isang napakahusay, dahil ang caffeine ay sumisiksip sa balat at pinasisigla ang beta-adrenoreceptors sa mga cells ng taba upang palabasin ang kanilang mga nilalaman.
Ang mga dead sea salts at kelp o bladder rock ay naglalaman ng mga makapangyarihang mineral na tumutulong sa pag-aayos ng mga selula ng balat pati na rin ang yodo ng mineral na maaaring makatulong sa metabolismo ng mga nakapailalim na mga sel ng taba. Mayroon ding maraming mga commercial na formula at pamamaraan para sa pagbawas ng cellulite. Karamihan sa mga naglalaman ng caffeine o isang katulad na kemikal na tinatawag na theophylline o amanophyllan. Marami din ang naglalaman ng kelp, bladder rock at iba pang mga halamang binanggit dito. Tandaan lamang na ang pagbabawas ng cellulite ay isang proseso ng dalawang hakbang. Ang sanhi ng cellulite ay labis na laki ng mga sel na taba na nakaunat ang istruktura ng collagen na pinagbabatayan ng balat. Ang unang hakbang ay upang mabawasan ang body fat, at maraming mga herbs at nutrients parehong panlabas at panlabas na maaaring mapabilis ang proseso. Ang pangalawang hakbang ay upang madagdagan ang lakas ng balat at ang mga web collagen sa ilalim ng mga tisyo ng subcutaneous. Ang balat at collagen ay nangangailangan ng mga bitamina, mineral at fatty acid upang maitayo muli ang kanilang sarili ng maayos. Ang labis na likido ay maaaring magpagalo ng problema, kaya ang tamang paggamit ng likido at sirkulasyon ay mahalaga. Uminom ng maraming likido, at manatiling aktibo upang madagdagan ang sirkulasyon ng lymph system. Sa pamamagitan ng isang maliit na masigasig na pagsisikap ang hitsura, a like would be appreciated. Please comment and subscribe. Thanks for watching.